pagmura mo yung hindi mo nagyos yung kandila, may pahapain pa. Kasi meron tayong kandel sa kapilang buhay. Pag yun may sino, wala. Kahit anong dami ng pero mag-upay ka. Pero pag yung malakas yung dumili, nag-i-rinse ka ang puso-puso at yung isip at puso. Ultimano, hahapang kandila. Maaaring matikman natin ang sari-sari lasa ng lasa ng pagkain at ating kinakain sa araw-araw. Ngunit alisin ang tubig ay hindi ganap ang kakabusugan. At animoy, hindi tayo nasisiyan, bagamat tayo'y kumakain. Ang sinumang tao ay hindi naghahanap ng sari-saring putahe ng tubig. Na di tulad ng pagkain, tayo ay nasusuya. Alam nyo siya, nagkatawa. Kung isang uri, ang pagkain lamang ang ating kakainin sa buong panahon. Subalit ang tubig ay isang inumin na panghabang panahon na hindi natin pinagsasawaan. Siya'y umiinom kung nauuhaw. Ipinagluluto ng pagkain at iba pa. Ipinapaligo, nakapagdudulot ng kasiyahan. Kaya nga't ang tubig ay lubhang kailangan. Alisin ang tubig ay walang tao mabubuhay. Sapagkat ang katawan natin ay nangangailangan din ng tubig. Kung gayon, ang bisa ng tubig ay kailangan ng buong santinakpan. Maliwanag ito. Kung mababatid lamang ng tao na ang lunas sa karandaman ay mapapawi ng tubig. Yan naman tao. Ang makapagpapagaling sa karandaman ng tubig, di sana'y hindi na nagkasaya ng panahon at dinulag na ang karunungan ito. Na nasa atin lamang palang tahanan ay may tubig na makukuha na makapagbibigay lunas sa alimang karamdaman, tinataglay. Hindi lamang nababatid ng tao ang paraan ng pagkakaroon ng bisa nito. Kaya ang tubig ay power, ang marunong gagawa. Kaya't subaybayan ninyo ang aklat na ito. Ang paraan ng paggamit ng tubig. Paano ang paraan sa paggamit ng tubig sa pagkakaroon ng bisa nito? Na may taglay na karamdaman. Umuha ng basong malinis. Lagyan ng malinis na tubig na buhat sa inyong inumin. Halimbawa, kung nilalagnat ang alinmang sa inyong pamilya o kasambahay, isiping matintim na mapapawi ng lagnat sa kinaukulan na nakapatong sa baso ang may lamang tubig, ang palad ng inyong kanang kamay, pagkatapos ay painom ng isang kopita sa bawat oras, magpakulo naman ng dalisay na tubig na katamtama ng dami, at kung malahinga na ay timplahan ng 2 cups ng buhat sa baso ng tubig ng agwang magnisisada. At ito naman ay ipupunas araw-araw tuwing umaga sa taong nilalagnat at iba pa. Dapat tandaan na habang pinupunasan ang katawan mula sa mukha hanggang pa nang may sakit ay binibendaan ng maliit na tuwalya ang ulo na binasa ng malamig na tubig. At pagkatapos ay ipatong ang palad ng iyong kamay sa tapat ng puso na may sakit ng dahan-dahan. Ito ang tinatawag na aplikasyon. Ang 2 daliri mula sa kanang hintuturo ay nakatapat sa tapat sa puso ng may sakit na may layong 1 pulgada. Lalayo 1 pulgada. Kasi parang ganyan lang yun. Ito ang tinatawag na imposisyon. Anong kagilagilalas ang may sakit ay giginawa sa karamdaman. Subalit kung ipapantay sa ginagamit na medisina na kuminsan ay inaabot ng 1 buwan. Ngunit ang panlunas na ito ay hindi naman aabot na 1 buwan. Isang pasubalit. Kung ang tao ay nasa talaganan ng Diyos, ay hindi na mabibigyan ng anumang lunas sapagkat walang lunas sa kamatayan. Tandaan nyo, walang lunas sa kamatayan. Kaya Diyos ang nagsasakta. Wala ng kalaman sa isang uri ng sinsyang ito ay sisilid sa inyong isip ang pagkamangha at pag-alinglangan. Ito'y batid ko na noong ako'y hindi pa rin nakakabot ng karunong ito. Ako man ay manghamanga at tinutubuan ng malaking pag-alinglangan. Subalit,
ang alinmang karunungan na hindi pinag-aralan at hindi pinagtiyagaan. Hindi pinagtiyagaan nga ay ang hindi pinagtiyagaan ay hindi nga matutuklasan ang isang karunungan. Dapat dulagin ng tao at mahuhulog nga sa pagkamanga at pag-alinlangan. Dadapot ang lahat ng ito ay mapapawi ng inyong namamalas ang bunga ng kaligasan. Ating natatanaw sa ating mga paligid na mayaman ang kanyang mga biyaya ay madaling matutuklasan ninyo ang karunungan ito. Bumusogin mo ang mata mo sa mga masasayang tanawin. Wala rin ang sakit mo. Ina ba ang original na magkismo? Si Kristong gumamit ng karunungan ito, pakikita ko sa inyo. Ha? Ito hindi ito yung hinahayag ng mga iba. No. Ang pagpapagaling ni Kristo ng pagpapagaling ni Yeso Kristo sa pamagitan ng magnetismo. Ang magnetismo, kapangyarihan ng isip. Basahin ninyo ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang kahangahanga ng magnetismo na kanyang taglay ay nakapagpapagaling ng sari-saring karamdaman ng mga tao. Ang ating bang Panginoon ay gumamit ng alinmang gamot na butigan? Hindi. Ang banal na kasaysayan ang sasagot na ang bawat may sakit na lumapit sa kanya ay dagling na bigyan ng lunak sa pamagitan ng magnetismo. Yan ang magnetismo. Subalit, kung hindi man natin makuha ang buong lakas ng kapangyarihang magnetismo ng ating Panginoon ay kahit man lamang ikatlong bahagi nito'y sapat na sa ating mga tao. Sa dahilan, hindi naman natin kayang tularan si Kristo na 100% ang kanyang mga 100% ang kanyang pagka-Diyos. Gayon din ang kanyang mga misyon sa ibabo ng lupa. Kaya ang tagubili ng ating Panginoon ay siyang sikapin natin ang kanyang dakilang kaloob, bunga ng karunungang magnetismo. Ang Diyos ang unang magnetisador, si Kristo original na makapangyarihan. Nilalang niya ang tao, mga halaman, mga hayop at iba pa sa pamagitan ng magnetismo. Ang namamalas nating kagandahan, bunga ng mga kaligasan na hindi pinagsasawaan ng ating mga pananaw ay likha ng magnetismo. Kaya't ang pagtuklas ng karunungang ito ay ginalulugdan ng Panginoon sa paano siya'y ang makapagbibigay luna sa karamdaman ng tao. Ngunit ang isang mahalagang katanungan, ang Diyos ba ay kailangan pang magsanay tulad ng tanubilin ng aklat nito upang tanghaling makapangyarihang magnetisador? Ang sagot, hindi na. Ay gusto niya. Hindi na kailangan ito, pagkat siya, ang Diyos, ay Espiritu. Walang laman na di tulad ng ating mga tao. Kung gayo, tayo mga tao na may sangkap na laman, ay siya kailangan na magsanay upang matutunan at matuklasan ang kahangahangang karunungan ng magnetismo. Panginoon din ang mga bisa. Ang mga bisa pagtalag ng magnetismo, konsentrasyon, pagtitipon ng pag-iisip, mapapawi mo, magwahi muna ng magaspang na fluido na nakasasagap sa kanyang mga paligid bago makonsentrasyon sa pagsasagawa nito, ay sanayin ang isip ng isang pangitain. Halimbawa, ipikit ang iyong mga mata. Habang ipinipikit, isipin mo ang larawan ni Yeso Kristo na may pasang krus o iba pa na nais mong isipin. Time-time na isasagawa ito. Ang lahat ng maririnig sa paligid ay huwag papansinin. Huwag kainipan kung wala pang makikita. Araw-araw isasagawa sa tahanan at magtakda ng oras sa pagsasagawa nito nang walang iba nakamamasid. Ang mabuti sa gabi kung tulog ng mga kasambahay nang hindi namabala.